Walang sawa sa pag-iikot ng team gawa sa mga barangay sa lalawigan ng Cabanillas Norte upang ihatid ang serbisyo para sa mga nasasakupan. Sa pagkakataon na ito ay tinungo ng team gawa multi-services caravan ang barangay Tigbinan, Gisikan at Mayaba sa pamumuno ni Governor Edgardo Egay Talyado, ang kanyang maybahay na si Congresswoman Josefina B. Talyado at ang kaisa-isang anak na si Provincial Administrator Alvin Talyado kasama si Vice Governor-elect Jonah Pimentel, board members Artemio Cerdon, Aida Dasco at iba pang miyembro ng team gawa. So lahat po ngayon ang ginagawa namin ni Congresswoman, binubutas na po namin, dinuduktong na po namin ang mga barabarangay at ang mga bawat bayan sa Camarines Norte. Kasi po pag maayos po ang kalsada, konkreto ang kalsada, ang mga produkto madaling ilabas sa murang halaga. Di po ba? Kasi magsasak-ano rin po ako eh. Tagalinang din po ako, tagabundok din ako eh. Alam ko po ang mga pangailangan ng bawat barangay or mga mahihirap sa Camarines Norte. Kaya nung ako po yung pumaging governor, lahat ng pangailangan, yun po ang ginawa natin. Yun po pinakamahabang boulevard sa buong Pilipinas, 8.7 ngayon po, ginugtungan pa namin Congresswoman. Hanggang Parakali na po yan, bali 28.7 kilometers na po ang haba. Tabing dagat po yan, napakaganda na proyekto. Hospital po, kalusugan. Alam niyo po dahil tayo ay nasa pandemic, kaya po napakahigpit po ng guidelines. Hindi po kami pwedeng hindi sundin yung guidelines din na ibinibigay sa amin. Dahil sabi nga po baga, dahil nasa pandemic, may COVID, ang matatanda po ay vulnerable sa sakit. Ano po? Kaya po, yun po yung isa sa iniiwasan natin na hindi pwede magparalalabas yung mga senior citizen. Pero yan naman pong programa natin ay tuloy-tuloy po yan. Kaya hopefully po pag nawala na ang pandemic, wala na si COVID, umalis na, yung mga senior citizen po na hindi naman talaga ganun katatanda na nakaya pa rin magtrabaho, mapagbibigyan po natin yan. So konting pasensya lang po kasi tayo po ay may guidelines na sinusunod. Dahil naniniwala ako ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Naniniwala ako sa ganyang kasabihan. Kasi nga po, tayong mga magulang, pag minalas tayo sa buhay, tayo ay kumukuha ng pag-asa ng mga anak natin. Lahat ginagawa natin, makapag-aral ang mga anak natin, makapagtapos ng kolehiyo. Kasi nga po, pag nakapagtapos sila ng kolehiyo, siyempre, Tutulungan nila tayo umangat sa buhay. Kaya po ako, gusto ko dito sa bayan ng Labo, lahat ng mga anak niyo nag-aaral, makapagtapos. Kaya po, alam ko yan, di yan imposible. Ani, punong barangay Lizel Flores, siya ay natutuwa sa mga Talyado dahil kailanman ay hindi nakakalimutan ang barangay Tigbinan na bisitahin taon-taon ng multi-services caravan at ang pagbibigay ng mga programa at proyekto. Napakarami pong batches na nang dolitupan, napakarami pong nakinabang sa mga proyekto ng ating minamahal na Congresswoman, lalo po yung mga BKBK, mga pangkabuhayan at kung ano-ano pa pong mga tulong sa ating mga senior citizen at sa ating mga kabataan. Governor Egay Talyado po ay palagyan naman pong may proyekto. Bagamat ngayon lamang po ako nanunghula ng mga nakaraang pong pamunuan ay may mga proyekto na po siya dito, mga kakalsadahan at mga suporta sa sangguniang barangay. Sa barangay Gisikan ay mas nadadagdagan anya ang natutuwa sa administrasyon ng Talyado dahil sa mga natanggap ng mga residenteng serbisyo mula sa mga ito. At gusto ko rin pong pasalamatan ang ating governor, ang ating congresswoman sa patuloy na programa, hinahatid niya taon-taon. Nararamdaman po natin yan ng ating mga kabataan na nag-aaral sa daycare center. At ganun din po yung tulong na binibigay sa ating health center. Parati po akong nakakakuha ng gamot, maintenance, multivitamin, and BP apparatus po na binibigay mula sa kanyang tanggapan. Ganun din po yung ating mga barangay tanod
na tuwi-tuwi na ibinibigyan nila ng uniforme na kanilang pinakikinabangan sa pag-ganap ng kanilang mga serbisyo. At ngayon nga po ay bibigyan tayo ng emergency vehicle sa pamamagitan po ng ating gobernador. At alam naman po natin na yun yung problema natin, yung aking mga kabarangay na pagdala ng mga pasyente sa paggamutan. At yung ating service dyan ay marami na hindi nakakagamit dahil bulok-bulok na, sabi nga ay tarag-tarag na yung ating service na ginagamit ng ating mga kabarangay. Paglalahad naman ni Punong Barangay Miguel Abayan ng Barangay Bayabas sa lahat ng proyekto na ibinababa ng provincial government at ni Congresswoman Josie ay napapakinabangan na, kaya labis-labis ang kanilang pasasalamat. Sa ngayon po, meron tayong apat na malalaking proyekto. Sa tingin namin na ito ay nagkakalaga ng nasa mahigit 20 milyong piso. Ngayong taon pa lamang yan. At isa na rito po, dalawa sa mga ito, yung patungo sa mga local farm to market road namin, local access road. At ang isa naman doon ay papunta sa Bagangang Cave, yung local tourism site dito sa aming barangay. Isa pa rin doon, isa sa mga apat, yung pagsasaayos ng aming pong health center. Nagkakalaga itong mahigit 1 milyong piso. At ganun din siyempre yung multi-cab o yung rescue vehicle na bibigay sa amin. Na isang malaking tulong sa aming pong mga kabarangay sapagkat isa kami sa pinakamalayong barangay dito sa bahay ng Labo. Lubang kailangan namin yan dahil hindi natin na inasahan ang mga emergency. Wala kaming malalapitan na kung sinong may sasakyan. So, hindi na namin kailangan lumapit pa kung kani-kanino para lamang maihatid yung mga kabarangay namin na nangangailangan ng tulong medikal, lalo sa panahon ng emergency. Umabot sa 2,035 na pamilya mula sa 3 barangays ang nakatanggap ng serbisyo mula sa Kapitolyo. Isinagawa ang pamimigay ng libreng tsinelas, gamot, bitamina, gupit, dental services, reading eyeglasses, pananim at pagkain. Cindy Curioso, BHTV News. Thank you.